So yun mga kubo, balikan naman tayo. Ngayong araw ako, pag-usapan natin kung paano ba ako mamili ng ano kubo, ng lupa o ng soil selection. Mamili tayo ng lupa na pagtatamna ng mga gulay natin, lalo-lalo na ano, especially sa ano, sa silid na ano, tanim natin. No, kubo, dito sa area ko kubo, meron akong dito sa lupa ko. Dito yung tinatamnan ko kubo. Tingnan niyo. Makita ko lang yung sample ng lupa na ginagamit ko dito. Ano? Ayan yung kubo, yung tsura niya. Pang ano to ka kubo, malagkit siya na lupa. Ito mga ano, makita natin yung mga ganitong klase ng lupa sa palayan eh. Ito kubo, pang palayan to. Malagkit siya. So, isa sa best na ano kubo na para sa akin ah. Experience ko. Ito yung isa sa best na ano. Ayun, may mga uod. Yan yung isa sa best na ano, soil selection natin. Ito yung isa sa pinakamaganda kubo. Yan yung black soil niya yung kubo. Black soil siya tapos malagkit yan. Gustong-gusto ng sili natin yung kakubo. So ngayon maghahanap tayo, papakita ko sa inyo kung ano yung ibang mga ano, yung iba pang mga klase ng lupa na meron na malapit sa atin dito kakubo. Pakita ko sa inyo. Saka yung kakubo, sa damo pa lang kakubo, titignan natin ha, sa damo. Ito kakubo. Ito kakapal yung mga damo dito kakubo, yan. Di ba ang kapal kakubo? Tignan natin kakubo ha. Tigas. Yung kubo, black soil sa kubo, yan. May timing lupa. Yan kubo, sinyalis na ng kubo na mataba yung lupa natin. So, mamimili tayo ng lupa ngayon. Tingnan, sa damo pa lang kubo, tingnan natin. Ganyan, ang kapal ng damo, tapos mano, magulo. Iba't ibang uri ng damo yung mahi. Nakikita natin yung kubo, yung kubo, tingnan natin. Merong carabao grass, meron iba dito, di ko alam kung ano to, halo-halo na to. Marami siyang damo, tapos meron ding Chinese sa dulo yung may bulaklak na dilaw. So, ngayon napakita ko sa inyo yung iba pang mga lupa dito para magkaroon kayo ng idea kung anong magandang taniman. So, yun kakubo. Ayun kakubo, kung ganitong klaseng damo naman yung makikita natin sa ano, sa lupa natin, ayun kakubo. Para sa akin kakubo, ano siya, medyo mataba yung lupa, pero ano, mataba yung lupa, pero acidic siya kasi maasim tong damo natin. Maasim siya. So, prone yung tanim natin sa ano, sa bacterial wilt or fusarium wilt kakubo. Ayun kakubo. Yun na yung sa kabilang ano kasi area ito. Ito yung ano ko, pinagtamnan ko. So madami siyang fusarium wilt saka bacterial wilt kakubo. Based lang din sa experience yung kakubo. Ito naman kakubo sa isa sa halimbawa natin. Tingnan yung mga damo dito kakubo. Ayun kakubo. Carabao grass siya, tapos ano lang, puro carabao grass na siya. Tapos yung carabao grass na maninipis ng tubo. Hindi dahil sa kinakaya ng damo, sadyang maninipis na talaga yung ano niya, kinakain ng baka yung damo. So manipis talaga ito kakubo kasi nga para sa akin kakubo okay naman tong tamnan, maganda rin naman to, asa lang medyo ano to, mas mahina to kaysa dun sa ano, sa mga pinakita ko sa inyo kanina. Ito kakubo, yan o, ayan yung lupa niya, medyo brown yung lupa niya. Tapos pag namakan mo ano, parang may buhangin sa kakubo hindi siya ganun kalagkit, may buhangin siya, basa lang siya kaya ano, pero yung ano yan, sa ilalim, ayun o kakubo. Medyo may buhangin, halo siyang buhangin. So, okay din naman ito mapagtamnan. Maganda rin naman. Ito kakubo, itong isang ito, pakita ko sa inyo. Yan, carabao grass sa kakubo. Pero ito naman, makakapal yung carabao grass niya. Yan, malago. Ay kakubo, makakapal yung carabao grass niya. So, ito yung klase ng lupa niya kakubo. Ayun, pakita. Ayan. Ayan lupa niya. Medyo black soil siya. As yung ano niya, malagkit yung lupa niya talaga. Ayan, sobrang lagkit. Ayan kakubo. Para sa akin kakubo, kung ako mamimili, ito, maganda to. Mas maganda to kaysa sa dalawang pinakita ko sa inyo kanina. Yung sa akin, tsaka ano. Ito, mas maganda para sa akin. Mas maganda to para sa ano, sili natin. O kaya sa mga gulay natin. Nag-ano naman to kakubo, medyo malagkit na siya ngayon. Pero kung ito-cultivate natin to, magiging buhag-agbin naman yan. Patayuin muna tapos saka sa dudurugin. Tsaka kung cultivator ang gamit natin, mas madurog din naman natin yung kakubo. Pero mas para sa akin maganda tong isang to. Yung kakubahan na pa tayo ng iba. Meron tayo dun sa kabila sa pinagkulam ng palaya. Yun medyo mahina yun. Pakita ko sa inyo yun. Puntahan natin. Ayun kakubo. Ito. Isa sa ano, tanim ng kasama natin o kaibigan natin dito. Ayun kakubo. Ayan. Nagtanim din siya ng labuyo kakubo. Shoutout nga pala ka ay ano, Kuya Mike. Ayan.
Ano rin yung ako mga vlog niyan. Ayun ka ko mapakita na natin na nag-vlog tayo dito, dito tayo nagpaalam bala siya. Ayun ako po. Tingnan natin Yakubo kung anong lupa na ginagamit niya Yakubo. Ito Yakubo. Brown soil Yakubo yung lupa niya. Ito brown soil dito sa sobrang buwaghag. Ayan Yakubo. Medyo ay ano siya, medyo sandy siya. Sandy. Ayan. Sandy Yakubo yung ano niya. Yung soil na ginagamit niya. Ito Yakubo, kinargahan niya na ano to Yakubo. Madaming ano, madaming tahi ng baboy o ano, pig manure. Ayan Yakubo. Okay naman yung ano niya Yakubo, maganda. Para malago. Ganda rin yung sili niya. Ayan, Yakubo. Nagsisimula pa lang siya, Yakubo. Ayan. Inspired by ano daw to eh. Bahay, bahay Kubo mini farm. Ay. Nagsariling, nagsariling ano yun ha. Buhat bangko eh. Ayan, Yakubo. Ayan, Yakubo. Tingnan mo yung gagamit. Ayan, yun yung lupang ginagamit niya. Brown soil. Tapos medyo ano sa sandy. So, kinargahan niya to ng maraming ano. Ayun nga, pig manure, saka itong ano, compost pit. Ayun, tulad ng sa video natin, yan ginagamit niya Yakubo. Ayan, Yakubo. Ayan yung ginagamit niya. Ayan, ayun yung matanim niya Yakubo, magsisimula na siya. Ayan, pang summer season niya tato Yakubo. Ay. So, sana makahabol tong iba niya kasi ngayon mataas yung presyo. Sana mabot to. Yan Yakubo, shout out Kuya Mike. Dito na ako, wala ka dito. So, tingin tayo dun sa kabila Yakubo sa palayan at pakita ko sa inyo kung anong lupa na ginagamit natin dun Yakubo. Ayun Yakubo, pakita ko lang sa inyo tong ano, kung anong klaseng lupa yung ginagamit natin dito sa palayan natin Yakubo. Ayun Yakubo, ang kitang-kita nyo, brown soil yung Yakubo. Basa lang siya kaya medyo black siya, pero ito brown soil talaga to Yakubo. Tsaka literal talaga to na sandy soil. Ayun Yakubo, sandy talaga to. Ayun. May bato-bato pa nga Yakubo. Ayun, may bato pa. Ito yung lupa natin dito Yakubo. Okay naman siya Yakubo. Maganda naman yung ano natin. Ang palayan natin. Ayan. Maganda naman siya kasi kargado to ng ano Yakubo. Chicken manure saka compost pit. Saka kargado din natin synthetic ano to, fertilizer. Maganda rin naman pero ano, medyo magastos talaga tayo sa organic saka sa synthetic pag medyo mahina tong lupa natin. Ayan. Matadaan naman natin siya sa organic saka synthetic. Ayan. Yung Yakubo. Tingnan natin. Yung ano natin pala natin natake na ng fungus to Yakubo, so ayun, dami siyang tama. Ayun Yakubo, tignan natin yung ano natin. Ayan, usapan natin tong sa lupa. Para sa akin Yakubo, kahit ano, kahit medyo hindi ganun kaganda yung lupa natin ngayon nga, maladaan natin sa synthetic, maladaan natin sa organic, pero sa akin kung may mili ako ng lupa, malaking malaking factor agad sa akin yung ano, laking factor agad yung kung maganda yung lupa natin. Kasi makakatipid tayo sa abono. Tsaka unang ano pa lang, may ano, may pundasyon agad yung ano. May pundasyon agad Yakubo yung halaman natin pag maganda yung lupa ang ginagamit natin. So yun Yakubo, sa ano, para sa akin sa nakita pa sa damo pa lang makikita na agad natin kung maganda yung lupa. Kung medyo malago yung damo, ayun, expect na natin na medyo mataba yung lupa. At saka ano, kung medyo ano dark o yung black, yun niya, black soil Yakubo, mas maganda sa akin yung black soil eh. Para based sa ano, based na rin sa experience ko Yakubo. So yun Yakubo, kung may natutunan kayo ngayong araw, please pa like, share and subscribe Yakubo. Tsaka maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating Yakubo. Ayan.